Pagkatapos ma-trade ni Calvin Abueva, ang usap-usapan ngayon sa social media at pati na ng mga basketball analysts ay baka sumunod naman na ma-trade itong si Jason Perkins at itong si Matthew Wright. Katulad ng inireport natin noong isang araw, ang Phoenix Petroleum ngayon ay malaki na ang utang at naghahanap na si Dennis Uy ng isang buyer dito dahil mukhang hindi na niya kaya itong bayaran. 49 billion ang utang ng Phoenix at malaking bahagi nito ay kailangan na nilang bayaran ngayong taon. Dahil dyan, kung mayroong papasok na bagong partner sa Phoenix, sigurado ay magkakaroon niya ng cost cutting. At isa dyan siyempre sa baka maapektuhan ay ang basketball. Tandaan natin, itong si Calvin Abueva ay binigyan ng maximum deal ng Phoenix for 3 years. Ang tanungan ng marami, bakit mo bibigyan ng isang maximum contract ang isang player pagkatapos ay ite-trade nang wala pang 2 buwan pagkapirma ng kontrata? Ibig sabihin nito, yung pinirmahang kontrata ni Abueva ang sasalo doon ay ang SMC or ang Magnolia. Kaya lang pumirma ang Phoenix ng ganong kontrata dahil alam nila na hindi na nila kaya ang bayaran yon. At anyway, ite-trade naman nila si Abueva. Ibig sabihin, matagal na nilang plano i-trade si Abueva dahil nga kailangan magbawas ng gastos ang kumpanya. At kung si Abueva ay na-trade, marami ang naniniwala na susunod na ito si Jason Perkins at si Matthew Wright. Kung sakaling ma-trade ito si Perkins, siguradong maraming teams ang magkaka-interest dyan, lalo na ang Barangay Ginebra, dahil ang laro ni Perkins ay halos pareho ni Joe DeVance. Alam naman natin na ang gusto ni Coach Tim Cone ay yung katulad ni DeVance at ni Alex Magliari dati nung nagko-coach pa siya sa San Mig Coffee at BMIG dahil nakapaglalaro ito ng multiple positions. Ganyan din si Perkins. Merong low post game, merong jump shot, may 3-point shot at nakapagbababa ng bola kaya magiging magandang fit siya sa Barangay Ginebra. Ito namang si Matthew Wright, sigurado ay pag-iinteresan din niya ng San Miguel Beer dahil alam na ng fans ng Beermen na ito si Marcio Lassiter, shooter yan, ay nakakaedad na rin. At magiging magandang tandem kung sakasakali itong si Lassiter at si Matthew Wright at eventually kung magre-retire na si Marcio, ang magandang kapalit ay itong si Matthew Wright dahil kinukonsidera siya na isa sa mga top shooters ngayon ng liga. Ano nga ba ang totoong dahilan at na-trade itong si Calvin Abueva? Ayon kasi sa mga PBA insiders, hindi ginusto ni Coach Topex Robinson na i-trade ito si Abueva. Ang desisyon na ito ay ginawa mismo ng management. Gaya nga nung nabanggit natin, bakit kaya ito gagawin ng management? Gayon si Abueva ay naging instrumental doon sa laro nila nung PBA bubble. Tandaan natin, kung tinalo ng Phoenix ang TNT doon sa Game 5 ay nakapasok na sila sa finals. So bakit nila aalisin si Abueva gayong napakaganda ng performance nila? Naglabas ng isang artikulo ang Spin PH kung saan sinabi nila na hindi raw nagustuhan ng management kasi yung ginagawa ni Abueva na pag-miss o hindi pagdalo sa mga meetings ng mga coaches, players at pati na ng management at baka yan daw ang isang dahilan kung bakit nila ito tin-trade. Ang isa pang posibilidad ay yung nabanggit nga natin na ang Phoenix ay nalulugi na at kailangan na nilang magbawas ng players at ng gastos kaya napilita silang pakawalan ito si Abueva. Ang isa pang pwedeng dahilan ng pagka-trade ni Abueva, kung inyong magugunita, ito si Abueva ay napakatagal na nasuspend at bigla na lang itong na-reinstate. Ayon doon sa mga reports na lumabas, ang condition daw ng SMC ay pababalikin nila si Abueva pero kailangan sa kanilang grupo maglalaro. Ayon ngayon doon sa mga reports na lumalabas at pati na doon sa huling tweet ni Snow Badwa na matagal na niyang ginawa actually bago pa ma-trade ito si Abueva, ang babagsakan daw talagang lugar ni Abueva ay ang Magnolia Hotshots. Pipigilin lang ng SMC yung pagtutol nila do sa reinstatement ni Abueva kung siya ay mapupunta sa kanilang grupo at iyan na nga ang nangyari. Ngayon si Abueva ay nasa SMC na. Kung anuman ang dahilan ng pagka-trade ni Abueva, ang importante ayon sa mga fans ay magkakaroon siya ng chance na maglaro ulit sa PBA kahit saan pa mangkupunan yan dahil tiyak na makakatulong siya dahil sa natural niyang galing at talento bilang isang basketball player. Nagsalita na si Abueva tungkol dito sa nakakagulat na trade na nangyari sa kanya. At ayon mismo sa The Beast, siya ay nalungkot. Ang sariling words na ginamit niya doon sa interview na pinublish ng Tiebreaker Times ay parang nag-give up na raw ang Phoenix sa kanya. At nung nakausap nga niya si Justin Chua, maski ito ay nalungkot. Lahat sila ay nabigla doon sa trade dahil hindi nila talaga ito inaasahan at inamin ni Calvin na marami siyang naging kaibigan sa Phoenix at nag-enjoy siya talaga doon sa stay niya doon.
Kung inyong magugunita, ito si Abueva ay tinrade ng Alaska sa Phoenix at ever since noon ay naging maganda na ang samahan nila. Sinabi ni Calvin na kahit nung nasuspindi siya ng matagal na panahon, ay palagi siyang kasama at in touch doon sa mga teammates niya. Kaya talagang nalungkot siya doon sa balitang tinrade siya. Ganun pa man, sinabi ni Calvin na feeling happy din siya dahil mapupunta siya sa Magnolia Hotshots at kapag nagkataon ay magiging parte na ng Manila Klasiko. Sinabi ni Abueva na pag naglaro na siya sa Magnolia ay dito na siya siguro magkakaroon ng tsansa na magkaroon ulit ng kampiyonato dahil napakatagal na panahon na nung huli siyang nag-champion. Sinabi rin niya na hindi naman daw siguro magkakaproblema na yung fit niya doon sa sistema ni Coach Chito Victolero dahil alam naman natin ito si Abueva, run and gun din ang laro niyan at tiyak iyan ay magugustuhan din ng mga fans ng Magnolia. Sa ngayon, although nawala si Chris Banchero na malaking parte ng backcourt ng Magnolia, lumakas naman yung kanilang frontcourt, lalo na yung number 3 at number 4 position nila. Dahil alam natin, ito si Calvin Abueva, kahit undersized siya doon sa pagiging small forward o power forward niya, ay nagagawa naman niya kumuha ng maraming rebounds at tumipensa ng mabuti dahil sa kanyang taas ng basketball IQ at sa tibay ng katawan. Kaya ayon kay Coach Chito Victolero, asahan natin na magiging maganda ang performance ni Abueva sa Magnolia Hotshots at makatutulong ito ng malaki sa kanilang mga darating na kampanya sa Philippine Cup. Sinabi ng Magnolia Hotshots na kahit nakuha na nila si Abueva, ay naghahanap pa rin sila ng isang big man para mapunuan yung kanilang frontcourt. Tandaan natin, hindi lang ito Abueva at Banchero trade ang nangyari. Tinrade din ng Magnolia yung kanilang 6th pick at yung kanilang 2nd round pick sa Phoenix kapalit nung number 10 pick naman ng Phoenix. Ibig sabihin, mula sa number 6 position dun sa first round, ay bumagsak sa number 10 ngayon ang Magnolia Hotshots. Kaya nga ang tanong ng karamihan, paano kaya ang gagawin ng Magnolia dahil umaasa ang karamihan na itong mga big men na nasa draft, itong si Santillan, si Muyang, si Jeremiah Gray, Brandon Roser at yung iba pa, ay makukuha ng maaga. So, paano kaya ang pangangailangan ng Magnolia doon sa frontcourt nila? Marami ding mga fans ng Magnolia nang hihinayang doon sa draft pick dahil syempre, ito na ang pagkakataon sana ng Magnolia na makakuha ng isang sentro para tumulong kay Ian Sanggalang. Ganun pa man, sinabi ni Coach Chito Victolero na gagawa nila ng paraan para sila ay makakuha ng isang big man. Sa ngayon kasi, ito si Rafi Rivas ay 43 years old na at itong kay Mark Pingris naman, may injury siya at hindi pa sigurado kung ito ay maglalaro pa sa Magnolia Hotshots. At kung makapaglaro man si Pingris, hindi na natin niya naasahan na maglalaro ng maraming minuto dahil sa kanyang edad. At dahil dyan, kinakailangan ng katulong ni Sanggalang. Maraming mga Magnolia fans ang naniniwala na dapat kailangan ng kumuha ng Magnolia ng isang big man para tumulong dito kay Ian. Iyon nga lang, kung sila ay nasa number 10, maabutan pa kaya nila yung mga katulad nila Jeremiah Gray, Brandon Roser, o kaya itong sila Santillan at yung iba pang mga magagaling na big man na pwedeng dumaan dyan sa draft. Kasi yung ibang teams na mauuna sa kanila katulad ng Rain or Shine, Alaska, NLEX ay siguradong dadamputin kaagad yung malalaki. So abangan natin kung ano ang gagawin ng SMC at ng Magnolia Hotshots para naman hindi sila madehado pagdating ng Philippine Cup. Shout out kay John Paharillaga, Jim Reboledo, Chicks Ananay, Joel Levantino, Judy Villarosa, Jeff Cyrus and Grace Palomeno, Alan Mayores, Eugene Placido, Jimboy Alado, Freddy Alejo, Lenod Ojiatans, RG Bueno, Jack Meds, Ruben Amarga, John Cantos, Edgardo Torres Family, Roman Agustin, June Cuartelon, Brian Andres, Val Mercurio, Sniper Lem, Eduardo Santillana, Orly Samson, Robert Ramos, XO Boys at TG Brothers.